Hello guys, good morning. For today's video, meron tayong kliyente ngayon sa masahe. Ayan nga, at naka-jacket ako at nakasalamin. Dahil sobrang init ngayon sa labas dahil yung oras ng appointment ko sa aking kliyente ay 11:30. At sobrang tirik na ng araw sa labas, lalo na't ngayon ay summer na dito sa amin. Ayan nga, naka-jacket ako dyan at naka-shades. Sobrang balot na balot ako kahit mainit dahil wala naman tayong payong at wala naman tayong service. At syempre, malapit lang naman yung bahay ng aking kliyente. Pero bago ako pumunta dyan, ito nga, at chinek ko muna yung swimming pool namin dito sa aming building. Ayan nga, at parang kakapalit lang ng kanyang tubig. So ayan, palabas na tayo ng aming building. At heto, at papunta na tayo sa bahay ng aking kliyente. Ayan nga, kitang-kita nyo naman, sobrang init, sobrang tirik talaga ng araw ng mga oras na yan. Sobrang nananakit na talaga yung anit ko niyan sa sobrang init. Grabe. Ayan o. Summer na kasi dito sa Dubai, sa Middle East, kaya yung init talaga, pwede ka na talagang magluto ng itlog dyan sa kalsada sa sobrang init. Hindi naman masyadong kalayuan yung bahay ng kliyente ko dahil dyan lang naman yan sa may kanto at sobrang lapit lang talaga. Kaya lang syempre, para mas makatipid tayo, imbis na mag-taxi tayo, kahit provided naman ng client ko yung transportation papunta sa bahay niya, eh in-scooter ko na lang, at least nakatipid ako at nasave ko pa yung 24 dirham, di ba? Sobrang laking bagay din ang 24 dirham, pambili ko na rin ng bigas yan. Ayan, napakalaking tulong din talaga ng scooter sa akin dahil sa tuwing talagang meron akong service ng massage, ito at ito lang talaga yung lagi kong kasama. Minsan nga nakakarating ako ng kung saan-saan na halos sa highway na ako dumadaan. Syempre, iniisip ko rin kasi yung makatipid. Ayan, so pagkatawid natin dito, dyan lang banda yung bahay ng kliyente ko dito sa bandang kaliwa. At ayan nga, nandito na tayo ngayon sa building. Flamingo nga pala yung pangalan ng building. So, ayan, papasok na tayo. Pero, syempre, bago tayo pumasok niyan, eh, kailangan muna natin yan mag-login sa may security guard. Syempre, for safety purposes lang din. Isusulat ko lang dyan yung pangalan ko, yung contact number, yung unit, yung oras, at saka yung pirma. Ayan nga, ng mga oras na yan, medyo na may mental block talaga ako. Hindi ko alam kung ano yung mga isusulat ko kahit nakalagay na. Dahil na rin siguro sa puyat. Actually, bago ako pumunta dito sa bahay ng kliyente ko, inatake na naman talaga ako ng insomnia at wala pa talaga akong tulog ng mga oras na yun. 11:30, biruin nyo, 11:30 AM. As in totally, wala pa talaga akong tulog. Kaya medyo lutang talaga ako. Pero kasi syempre, nakapag-ano na tayo sa kliyente, nakapag-commit na tayo sa kliyente na pupuntahan natin, kaya hindi ko na pinareschedule yung oras at saka syempre ayoko rin dalain yung customer ko. Gusto ko on time talaga ako lagi. So ayan, papunta na nga ako dito sa unit niya. Yung kliyente ko nga pala dito, ang lahi nito is Germany. Ayan, tapos meron siyang jowa dyan, yung jowa niya taga France. Actually, wala yung jowa niya dyan. Hindi ko alam kung nasaan. Ayan si Madam. Taga-Germany siya. Ayan, hinahanap niya yung jowa niya dyan. Nasaan daw. Yung offer ko nga pala ng massage sa kanya, nagbigay ako ng promotion. Actually, yung massage ko is 2 hours massage talaga. Sobra. As in, ang tagal, 2 hours. Tapos akala ko niyan dalawa sila nung jowa niya na magpapamasahe kasi nga dalawang oras. Sabi ko kasi sa kanya, meron akong offer 2 hours for 150. Sabi ko pwede niyang i-share sa pamilya niya o kaya sa kaibigan niya yung isang oras. So ayan nga, ina-explain niya yan sa akin yung kung ano yung mga gagawin. Sabi niya sa akin, since siya lang naman daw yung magpapamasahe, mag-focus daw ako sa may bandang leeg at saka sa likod niya kasi nga, ewan ko, parang may sakit ata to siya na sa tuwing natutulog daw talaga siya, ewan ko, hindi daw siya nakakatulog ng maayos kasi nga, yung lagi niyang kinakagat yung mga ngipin niya,
Tapos ewan ko, siguro connected sa batok niya, sa may leeg, hanggang sa likod niya, sobrang sakit daw. Kaya yun, in-explain niya na mag-focus daw ako sa part na yun. Grabe, 2 hours yung masahe ko sa kanya. Yung sequence ko halos paulit-ulit na lang, tapos inaantok pa ako. Hindi ko na talaga alam yung mga sequence na gagawin ko. And nga, nag-warm up ako niyan. So, warm up pala niyan. As in, tinatagalan ko talaga yung pag-warm up ko sa kanya. Kasi nga, 2 oras yung masahe ko sa kanya. Girl, hindi ko alam kung paano yung mga gagawin ko. Nakakapagod. Alam mo, mas nakakapagod yung straight 2 hours magmamasahe ka sa isang tao. Kesa yung magmasahe ka ng kahit sunod-sunod, 4 na tao, tapos isa-isang oras. Okay lang. Pero yung 2 oras sa isang tao, mas napapagod ako. And nga, oh, tulaling ako dyan kung saan-saan na lang ako tumitingin-tingin yan. Inaantok ako nyan pero sobra talagang tinitiis ko. Tapos nagbibilang-bilang ako nyan kung ilang beses ko siya ipipress. Tapos yung oras, tinitignan-tignan ko talaga yung oras. Maya-maya tumitingin ako sa oras kasi nga naiinip ako sa ginagawa ko dahil nga kapag ka naiisip ko yung 2 oras, sobrang naiinip ako. Feeling ko, gusto ko na talagang tapusin agad. Kaya lang syempre, hindi naman natin pwede gawin yun kasi nga, committed na tayo sa kliyente natin. Ayan, si Mama bait naman yan. 2 beses ko na siya nagawa ng masahe. Actually, 2 times na. So, eto, nagpabook ulit siya. Parang ginagawa niya na lang talaga na pang-relax yung masahe. Kasi nga, sabi niya, nag-try na daw siya ng ibang mga paraan para nga dun sa nararamdaman niya. Eh, parang wala rin daw effect. Sabi ko nga sa kanya, nagpa-consult ka ba sa dentist mo? Ayun, may mga inano lang, parang binigyan lang siya ng yung parang transparent na, parang yung invisible na brace, yun lang daw yung ibinigay sa kanya. Tapos, ayan, lagi siya parang every 2 months, nagpapamassage siya. O, diba, tulaling. Ayan, ganyan lang, tulala, kasi nga, antok na antok talaga ako niyan, sobra. Sobrang antok ako niyan. Naka-blush on pa tayo niyan, girl. Kasi nga, alam nyo, kapag kababae talaga yung kliyente ko, nag-aayos talaga ako. Hindi naman yung totaling kailangan natin mag-makeup ng husto. Kasi nga, minsan yung mga kliyente, hindi ko alam kung okay ba sila na lalaki magmamasahe sa kanila. At ayan nga, sa part na yan, tapos na. So, nakahubad si madam. Hindi natin pwede ipakita yung harap, syempre. Censored na yon, bawal. Ayan, so hinihintay lang natin siya na magbihis dyan kasi nga nakahubad siya at bawal ipakita sa camera. Ayan, diba, ang ganda ni madam from Germany. Grabe yung pagod ko dito, girl, 2 hours. Ang masaklap lang nito, ewan ko kung lahat ta, kasi first time ko magkaroon ng client na Germany. Napaka-kuripot nila. Kung magkano yung amount ng masahe, yun at yun lang talagang ibibigay nila sa'yo. Grabe, no? Kahit malamang 5 dirham, hindi sila nag-tip. Daw hindi naman dapat. Kung magbibigay, edi salamat. Kung hindi, okay lang. Ang importante, nagbigay sila ng tama, diba? So, ayan, babay na. Pauwi na po ako niyan. Sobrang nakakapagod. Ayan. Diba, hinihingal-hingal pa tayo niyan. Hindi pa ako nakainom ng tubig niyan. Ino-offeran niya ako ng tubig, sabi ko hindi, okay lang. Hindi kasi ako umiinom kapag sa baso lang, pero kapag ka nakabote, tatanggapin ko. Ayan, so nakalabas na tayo ng building at ayan, hinahanap na natin, kukunin natin yung scooter ko at uuwi na tayo sa Hanover Square sa aming bahay. Ayan, no, kitang-kita nyo, Diyos ko, tanghaling tapat, ang init-init talaga. Grabe, summer na dito sa sa Middle East, dito sa Dubai. Pero pag gabi, grabe. Hindi mo alam kung ano yung klima dito, eh. Minsan malamig, minsan mainit. Siguro hindi pa talaga natatapos ang tuluyan yung summer, kaya ganun. Ayan nga, at nandito na tayo sa aming building. Dito ako dumadaan sa basement kasi kapag ka doon na naman ako duman sa main entrance namin, ang dami na naman sasabihin ng security guard sa akin na kesyo bawal daw sumakay sa scooter kapag ka papasok ng building. Kaya ang ginagawa ko, sa basement na lang.
So ayan, nandito na tayo sa hallway, papunta na tayo sa aming unit. Ayan ang mga burikat kong kasama sa bahay. Yung mga kasama ko nga pala dito sa bahay ay mga taga-African. Ayan, ako lang yung nag-iisang Filipino dito. Ayan, mga burikat yung mga yan. Diba, kitang-kita mo naman yung mga singit. Diyos ko, ang puputi. Mas maputi pa sa uling. Ayan, sobra akong uhaw na uhaw niyan. Kaya ang kumuha ko ng isang Schweppes. Pamatid uhaw. So ayan guys, thank you so much sa panonood. Hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Thank you po. Babush, have a nice day.